Ayan mga pangga, we have 35 minutes after the hour of 9 o'clock, 9:35. It's the evening of Thursday. Patingin ko lang nga si Tolitz sa aking kakampi ngayon sa ating si Lid pang teknikal at si Daddy Floor, ang ating kasamang nakabarong. Hindi po siya multo. Siya lang po yung ating alagad pang gusali. At ako po, kami lang po tatlo nga sa building namin dahil bawal po ang ano. Bawal lumabas. May batas. Kami-kami lang. Hello po, ayan. Alam nyo, naku mga panggapalakpakan po natin ha. Oh. Mandadamay na ako ng good vibes ha. Oh. Medyo good vibes po ako ngayong gabing ito. Marami pong salamat. Thank you very much. No? Mamaya po, abang ko natin yung caller, pagpapauna ko na. Chichika na ako ng bagya. Gusto ko pong magpasalamat po sa lahat po ng mga taong tumutulong sa atin, sa ating food giving. No? Marami pong salamat sa Gold Seas Tuna. I know I don't eat anything na gulay lang po ako, vegetarian po ako. Pero hindi ko para tanggihan yung tulong nila para sa mga kababayan natin. So, they sent me nasa 18 kilos. Tolits, ha? Nagpadala sila sa bahay ng 18 kilos of tuna pouches. No, they sent me 18 kilos of tuna pouches sa bahay para po sa next nating food giving. Kasi mamaya, ginatang munggo ang dala ko. No, pangit naman lagyan mo ito na yung ginatang munggo. Hindi bagay yun. Matamis yun eh. Oh, ha? So, nagpadala po yung Gold Seas tuna. Maraming pong salamat na ipagpaabot nyo po sa Gold Seas na ako po nagpapasalamat sa kanila. No? Maraming salamat sa Gold Seas tuna for sending that 18 pouches of tuna. Yung tuna po na yun for next na po natin na food giving, hindi na po para ngayon yun, for next na yun. Maraming pong salamat din. Eto, Tolit, sobrang nang move ako. May nagpadala ng gatas sa atin, di ba yung Ready to Drink Alaska? Sakto, na-endorse ko dati ang Alaska Corporation. Eh. Di ba dati po akong endorser ng Creme Top, under po sa isang umbrella yan. No? Maraming salamat. No, nagpadala sila ng, although hindi po yung Alaska nagpadala, nagpadala po individual, pero not at least, di ba, Alaska yung Ready to Drink. No? Marami po ito, siguro nasa tatlong box halos. No? Good for, I think, kung mauubos ko yung gabi, why not? Coconut chocolate, di ba? At may mga cash donors din po tayo, mga pangga, no? Pero ito pong pagbibigay ng ng food giving ngayong gabi, this is entirely from my talent fee sa Itbulaga noong nakaraan, no? Like I promise, I'm going to donate a chunk of what I earned dun sa Itbulaga, mga pangga, no? So, ito po yun. So, maraming salamat. At, nagulat ako, mga pangga, no? Nagulat ako kasi meron nagpadala ng, I think, 100 pieces na chinelas. Halos maiyak-iyak ako, ha? Someone sent, I think, 100 pairs of, hindi pala pieces, pairs. Someone sent 100 pairs of sleeper. Palakpakan. Thank you, ha? Oh. So mamaya ang dala ko po ay fresh milk, ginatang munggo, chinelas, hindi ko alam po yung tubig bibigyan ko ngayon o gatas ngayon, I don't know. Bahala na. Diba? Oh. At magbibigay rin tayo ng pagkain mamaya. Right? We are really growing a little bit bigger and bigger every time, mga pangga, no? At again, sa mga nagbibigay po, marami pong salamat, ha? Baka sabihin na naman iba dyan, oh, sinasolo mo. Hindi mo na ikaw lang ganyan keme. Yung mga tao, wala nang ibang ginawa ko, dumarap ng mali, tsaka yung mga tao gumawa pa ng racket. Meron pang gumawa ng racket dahil sa atin, ha? Marami pong salamat.
Thank you. Ang naging daan ko ng ano ng pag ng ano ng I think si Miss let me check. Si Miss Kitty Kate. I don't know if that's your real name, ma'am, but that's that was the name that ano nakalagay dito sa ating conversation. Siya po nag-coordinate sa akin, Miss Kitty Kate, sa Gold Gold Seas Tuna. Thank you very much po, no? Tapos doon naman po sa ano si hindi ko alam kung mahahanap ko ngayon yung tawag na ito. Yung sa ano naman, sa fresh, sa milk naman, I see, teka lang ha. Let me check. I think I can find it. Tararan. Saan ka yan? Parang hindi ko mahanap ngayon ha. Oo. Nagbigay ng milk. I'm trying to look for it, mga pangga, no? Kasi medyo natabunan na, no? Pero ano, mga pangga, just the same, ha? Oo, alam ko na, ano, na... I think hindi ko na mahanap, no? Anyway, so maraming pong salamat. Alam mo naman po kung sino ka, o... I'd like to extend my, ano, my sincerest appreciation for sending that, ano, yung milk na yan, no? At saka yung mga cast donors natin, maraming pong salamat, ha? O, thank you very much po. Yung ating ginagawang ano, yung ating ginagawang food giving has come a long way, no? It has come a long way and I thank you very much po, no? Oh, yung chinelas, ngayon tuwan-tuwa ako. Baka padala nyo ako ng maraming chinelas, mga pangga. Huwag naman po, ha? A lot of people are asking me online kung pwede ko padala ng pagkain para ibigay. Mahirapan po kasi pag pagkain padala nyo because unang-una sa lahat, pag yun ang binigay po natin, pag padala nyo sa akin yan, di ba, hindi ko alam kung kailan yung sunod kong food giving kasi mga panggalo nyo naman sinisingit ka lang po sa akin, napaka-busy schedule. We're just trying to find, you know, space in between our schedule na kaya ng katawan na hindi natin ikamamatay yung pagod and we can do such thing. Aww. Hoy, Menggay, maano, sumagot ka nga, pinipm kita kasi may nagpadala. Galing ba sa'yo to, yung chinelas, Menggay? Ha, kasi sabi niyo, Dear Papa Jackson, sana makadagdag ng tulong ito, bigay ng boss ko, taga White Plains. Thank you for, ang pangit siya ang sulat ni Menggay. Thank you for, ano to, thank you maging part, ano? Toilet sa ligarito. Masahin mo ka. Thank you. Basta yun na, oh. Blank, magiging part kami ng food giving mo. Lagi kang mag-iingat. Please. Ayan. We love cardiac. Teka lang, ano ba to? Pinipiyan mo si Menggay, di mo sumasagot eh. Oo. Love, sabi niya, Menggay, Sherry, Dahlia, Nasel, and of course, ang Atayde family. May idea na kayo, no? Kung sinong Atayde family to, opo. May idea na kayo, Pogi, oh. Konektado sa guesting ko na nakaraan sa Bulaga. Tapos sabi niya, PS, yung tatlong shorts pala sa TikTok Girls at yung pancake mix ay para sa inyo ni Klong. Please, may pancake mix. May pancake mix ako. No. Salamat po sa Atayde family. Thank you very much. Ha, sa, yung mga nagbigay na atin ng ano, yung mga nagpadala ng cash sa atin, pakonti-konti, yung mga nagpadala ng, yung mga pa-volume na ano na, huwag kayong mag-alala, lahat po yan ay ano, ay na, napakain na po natin. Ha? That's the last thing, mga pangga, that we will do, no? We will not allow
yung inyong mga ini-intend to help out yung mga kababayan natin, we'll go somewhere else, no? Sobrang ako natatouch mga pangga. I did not set to do this, di ba, ng regular. Kasi syempre, ang dami ko rin pong ginagawa. Di ba? Ang dami ko rin pinag-aabalaan sa buhay. But, di ba, if I can wing it. Alright? Oo. Oh. Oh, if I can wing it, why not? Coconut chocolate. Bakit hindi? Maraming salamat. Thank you very much. Maraming thank you. I am elated, I am moved, and I'm so jovial. Ano ba mga pagkasabi ko? Si SS tsaka si AA. Napag-connect nyo naman na eh. Oh. Hindi ko lang kasi alam kung kung pwede ko sabihin on air eh. O kaya maraming pong salamat ha. Oh. Thank you. I really appreciate it mga pangga. Tawagin nyo na nga ako 8721-2429. 8721 ayan 2429. O. Oh. Maligayang pakikinig po. Oh. Hello po sa inyo lahat. Oh. Tawagan nyo na ako, Adelina. Oh. 8721-2429. Ah, oh. Ay, nako. Tawag, dali. Ay, 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 ay. 8721-2429. Masaya lang po ako. Alam niyo ba, mga panggao? Tawag na ito. Kanina, kasi maaga po akong umalis ng bahay kanina, no? I had to do some errands. Personal naman, no? And medyo kulang yung tulog ko. Oh, kasi natapos kayo mag-checkahan ng anak ko mga alas 7 na umaga. Oh, so kulang yung tulog ko talaga. Medyo bitin ang aking tulog. So pagdating ko ng bahay kanina, I got home around 5 in the afternoon. I tried watching the television for some news. And then bandang mga 7, nakatulog ako. Oh, nagising ako ng 8:20. Kaya na-miss out ko po yung ano, intro ko ngayon. Oo. Oh. So medyo mahina yung pangangatawan ko. Oo. Medyo pagod. No? Pero nung makita ko kanina sa bahay, no, nagluluto na yung tatlong ano, TikTok girls doon. Na, nagluluto na sila. Tapos, pag matutulog na sila, ako naman yung aalis para magbigay. Sabi ko, ako nga ako nanghihina, pero galing ako sa malambot na kama, eh paano pa yung mga homeless ating mabayan? Ang kaya ko lang naman ibigay ay isang pirasong pagkain once in a while. Pero alam niyo ano eh, sometimes it's way more than the food eh, that you give. Yan ang nare-realize ko lately mga pangga. It's more than the food. It's about sending the message na may nakakaalala sa kanila, na hindi sila invisible. Diba, someone took the time, diba, to solicit, diba, collect fundings para mapakain sila at puntahan sila na madaling araw, mag-good morning man lang sila. No, it's about that. No, so, kung yan ang premium ng ginagawa natin, we'll keep on doing it. Di ba? Oh. That's the price. We'll keep on doing it. May caller tayo, si Robert ng QC na sa kabilang linya. Hello? Hello po, Papa Jackson. Hello? Robert? Opo. Opo. Hello, Robert. Hello. Hello po. Hello po. Hello. Hello, Robert. Hello po. Hello po. Yan. Buti naman, sumagot ka na, Robert. Tumawag ka nung ano, kagabi, di ba? Opo. Ako po yung kagabi, tumawag sa inyo. Oo. Oh, patay mo yung radyo. Yan rin yung problema natin kagabi. Yung radyo hanggang ngayon, yung problema. Bakit ka tumawag ngayon, di ba? Hindi pwedeng... Ano ba yan? Pinatay ko na po. Ay, sige.
Ano bang napag-usapan kagabi? Yung bumbungkol sa... Ikaw yung nakainom, di ba? Opo, ako po yun. Nakainom ka na naman ba? Hindi na po. Sigurado ka, ha? Opo. Angat-ngating ko ilong mo, di ba? Pinagbantaan kita? Opo. Oo. Sabi ko, angat-ngating ka ilong mo, sabi ko. Hindi ka nakainom? Hindi po. Sayang. Hindi ko makangat-ngat yung ilong mo. Ang samahin ka na ba? Kanina ba po? Sige. Alright, oh. Ano ang paglilingkod ko sa iyo? Yung nga pong problema ko sa live-in partner ko. Yung... Oh, niloloko ka? Opo. Mm. Tapos, parang... Ako na lang po lagi yung nag-i-effort sa kanya. Mm. Di ba niloko ka mo? Opo. Mm. Tapos yung anak po namin ngayon dalawa, sinasabi niya po sa akin na... Hindi ko tatay. Hindi po akong tatay nun. Kagabi pinag-uusapan natin, sinabi ba niya sa'yo na hindi ko yung tatay na nag-aaway kayo? Kasi kagabi ka mo, sinusundan mo siya sa may labahan. Bakit mo susundan sa may labahan? Nagdududa po kasi ako na may lalaki siyang iba eh. Sa labahan? Hindi po, yung... Kasi po, umaalis po siya na hindi nagpapaalam sa akin. So, dahil pupunta ng tong Ethan? Opo, doon magkaiba yung pagpunta ng tong Ethan, Brad. Diba? Doon sa may lalaki. Kagabi, naalala ko, tinatanong kita kagabi kung sinabi ba niya sa'yo na hindi ikaw yung tatay nung dinadala niya nung nabuisit na sa'yo? Kasi yun ang pagkakaintindi ko kagabi. Ang pagkakaintindi ko kagabi, naapikon na sa'yo yung babae. Kaya sinabi niya, oh, hindi ko tatay dito kasi wala ang ibang ginawa kundi magbintang sa kanya. Otherwise, pare ko wala akong makitang dahilan para sabihin niya yon. Walang benefit sa kanya yun eh. Kasi po, Papa Jack, sinabi niya Papa na sa Jackson, akin. Papa Jackson. Papa Jackson. Sinabi niya po sa akin nung una pa lang na pagsasama namin na ayaw na daw po niya sa akin. Ako lang po itong nagpupumilit sa kanya. Eh kung ayaw na sa'yo, pare ko, magiging simple ang ating usapan. Wala, natapos na yun. Ayaw na sa'yo eh. Ganun po ba yun? Ayaw na eh. Kasi po eh, mahal na mahal ko nga po siya, kaya po kahit ganun po yung sinabi niya sa akin, tinanggap ko po, tinis ko po. Mm-hmm. Tapos ngayon nga po yung ako po yung laging pag-ipot sa kanya kahit po pagluto ng pagkain, pagbukas ng... Hindi, wag mo na itumbat. Normal naman yun, bro. Di kailangan ba sumbat natin yan? Di ba? Mga sumbatan ngayon, nalaban niya yung brief mong may igit eh. Di ba? Opo. Yung mga ganyang bagay, Brad, parang ka naman bata. Kailan ba sumbat pa yan? Oh, alright, okay. Asan ba siya ngayon? Nasa bahay po eh. Kailan kayo magkikita? Bukas po. Oh. Okay, ganito ano. Nag-aaway kayo palagi? Pag ano po yung may anak po kasi siya sa una po eh. Tinatanong kita kung nag-aaway kayo palagi. Hindi naman po. Pwede, hindi ka nag-aaway para magulo relasyon niya? Oo ha? Okay. Yung mayroon po kasi siyang anak sa una. Yun po, pagka ayaw niya po kasi nung parang pinagagalitan ko yung anak niya po sa una. Yun po ang pinag-aawayan po namin. Paano pinapagalitan ba? Baka naman kasi yung bata, ganito ano? Baka naman kasi yung bata, pare ko, kakausapin mo lang ang pagagalitan mo. Kasi kung nakikita niya mahal mo yung bata, kahit pagalitan mo yung bata, okay lang yun eh. Maintindihan niya. Pero kung kada makakausap yung bata, never niya nakita mo inahal mo, pero pinapagalitan mo, kahit sinong nanay, mabubusit sa'yo. Hindi po kasi matigas pang ulo. Yung ano po kasi pagka yung sabi ko po, huwag niyang awayin yung ano, yung kapatid niya. Tapos yun, hindi po nakikinig sa akin. Yun po ang nagagalit sa akin yung kalibin partner ko. Brad, yung tinatanong ko sa'yo, pinapagalitan mo yung bata, nakikita ba niyang minamahal mo rin?
Opo, binibigyan ko po rin ng pera yun eh. Hindi naman pera sa ano, sukatan ng pagmamahal eh. Opo, minamahal ko rin naman po bilang pagmamahal ko siyempre, rin. Siyempre, yung mga ganyang bagay, Brad, normal naman yun eh. Yung may masabi siyang ganito, ganyan. Dahil yung bata, napagalitan mo, siyempre nanay siya eh. Ganito, unang gawin, ganito. Yung sinabi niya sana hindi ikaw ang tatay ng bata, sinabi niya ba sa'yo na nag-aaway kayo? Hindi po, Papa Jackson. So, hindi niya po sinabi. Anong pagkakataon niya sinabi? Nasaan kayo? Anong eksena? Nung una pa lang po namin pagsasama po, hindi sinabi pa niya po. Hindi pa, hindi pa naman siya buntis nun, paano niya sabihin sa'yo hindi ikaw tatay ng bata? Kasi po nung nagsama po kami, mayroon na pong nakauna sa kanyang unang lalaki sa kanya. Kaya po, hindi ko po sigurado kung ako po yung tatay nung bata po. Ah, okay, nagigets ko na, no? So bago niya pala, bago manggaling sa kanya na hindi ikaw yung tatay nung bata, eh pinipilit mo na na baka hindi ikaw. Tama ba ako? Sa inang nanggaling yung idea na baka hindi ikaw. Ikaw yung una nagduda na baka hindi ikaw yung tatay, no? Tama? Hanggang sa napikon yung babae, sinabi niya sa'yo, hindi ko tatay, tama? Sagot? Hindi po, siya po mismo nagsabi sa akin po. Hindi ko nagsabi ngayon eh. May nakauna sa'yo, di ba? Kaya hindi ka rin sure. Opo. Oh. Bago naging kayo, may karelasyon siya? May naging karelasyon na po siya, nung bago po maging kami. Oh. Gano'ng katagal ang pagitan bago nung maghiwalay sila ng bago ikaw? Mga 2 buwan po. Okay, paano naging posible na yun ang tatay ng bata? Kasi po, yung ito pong naging kalibing partner ko po, gumagamit po dati ng drugs to eh. Oh, okay. Okay. Okay, stop mo na pare ko. Ano? Okay, sige. Dalawang buwan bago maghiwalay sila ng lalaki tapos naging kayo. Tama? Opo. Okay. Nung maging kayo, gaano katagal bago nagbuntis? Kasi po yung pinsan niya po, yung pina-ultrasound ko, August 2000, ano po yun eh, 2017. Nung pina-ultrasound ko po siya, August 2017 po yung kami nagsimula. Tapos, nanganak po siya, June na po, June 25. Buwan na po ng June. Anong taon? 2018 po. August naging kayo. September, October, November, December, January, February, March, April, May, June. 10 months later. O paano naging anak ng iba yon? Eh, 2 buwan bago nagkakilala. Hiwalay na sila yung una niya. Eh, hindi ko po alam eh. Hindi, ikaw magsabi sa akin, may duda ka eh, di ba? Opo. May duda ka, di ba? O paano naging anak ng iba yon? Eh, ikaw karelasyon niya. 10 months after niyo magkakilala, saka siya ng anak. Ibig sabihin, 2 buwan kayong nagsama, tsaka mo siya nabuntis. Kasi po, hindi ko po kamukha yung bata po eh. Anak ng pusa, ano ng brother? Alam mo, okay mo ba? Iiwalayan kita. Duduraan kita bago umalis ng bahay. hindi, totoo, pare ko. Hindi maganda yung pakiramdam ng ginagawa mo, Brad. Kaya naman ginaganyan ka ng mabahay kasi nagdududa ka. Ako naniniwala ko, sa'yo una nang galing yung pagdududaan na yan. Kasi wala namang gain yung babae eh. Para sabihin niya hindi ko yung tatay eh. Pero magkasama pa rin kayo ngayon. Wala naman siyang, mapapala for no gain at all. Opo, ganun po. Wala naman siyang mapapala eh. Anong mapapala niya? Unless, tapikon sa'yo. O para matigil pero, ka, di hindi ko ang tatay. Ganun yung eksena. Pero Papa Jackson, kung halimbawa po, ayaw na po niya sa akin tapos, ako pa yung nagpupumilit sa kanya. Ano hindi, Brad, ganito ano, yung kung ayaw na sa'yo ng babae, kung alam mong ayaw na sa'yo, pare ko, pakawalan mo na, period. Ayaw na eh. Ganun po. Pag ayaw na.
Pag ayaw na, Brad, hindi para pilitin natin yung taong hindi na masaya sa atin. Ganun kasimple ang buhay. O, pag hindi na happy, pero bago ka sumuko, tanong mo sarili mo, baka naman kasi kaya busit sa iyan dahil sa asal mo. Ako man yung partner mo, Brad, at araw-araw mo ang pagdududahan sa isang bagay na pinaliwanag ko na, pero ayaw makinig. Brad, ayaw ko rin sa'yo. Ano pong gagawin ko? Susuportahan ko pa ba po yung bata kung sakali maghiwalay po kami? Anak mo ba o hindi? Kung sakali pong hindi ko po talaga tunay na anak ko. Wala naman tayong paraan eh. Para malamang hindi mo anak maliban sa pa-DNA mo kaya magbilang ka ng buwan eh. Pa-DNA test mo, magbilang ka ng buwan. Tagutin mo yung tinatanong ko kanina. Opo. Kaya ba nag-umpisa yung issue na hindi ikaw ang tatay ng bata dahil ikaw unang nagduda? Sagot! Oh, ako nga po, ako po. Eh, tarantado ka pala eh. Brad! Hindi naman na... Imagine mo ako yung babae. May anak ako na tinatatuan ng sariling tatay. Magugustuhan ko ba? Hindi po. Di ba? Ikaw pala... Kahit sinong babae, magtatanim ng sama ng loob sa ginagawa mo. Eh kasi po, ganito Papa Jackson, yung naging karelasyon niya po dati, narinig ko po na nag-usap silang dalawa na alagaan mo lang yung anak natin. Bahala ako. Saan mo narinig? Nung doon po sa lamayan po ng patay po, nag-usap. Alagaan mo yung anak natin? Hindi ba yun yung tatay ng unang bata? Opo, yun po. Uy, pala naman eh. Anak pala niya yung unang anak eh. Di ba yun ang tatay ng unang bata? Opo. Oo. Eh, anak nila yun eh. Yung nga pong Papa Junction eh. Yung nga pong inaano ko. Di ba may anak sila yung unang bata? Hindi po yung pong pinagbubuntis niya, Papa Junction. Nung sabi ko nga po, di ba po kay wala lang po nila? Yung po, narinig ko po, nag-usap po sila na... Nasaan ka? Ba't sila nakapag-usap? Bakit? Kalapit ko lang po sila. Hindi lang po ako nagpahalata na hindi ko po narinig. Anong sabi niya nung sinabi mo sa kanya? Nag-ano na lang po ako, nagwalang kibo na lang po hindi, ako. Hindi, siya dapat nung narinig mo, kinumpranta mo ba siya o hindi? Hindi ko po kinumpranta po. Ba't di mo kinumpranta? Pagkakataon mo yan eh. Kasi po, ayaw ko po nung baka po magkagulo. Kasi po sa lamayan po eh. Hindi mo naman kailangan manggulo. Pwede mo lang tanongin, anong anak pa nag-uusapan? Basta po, yun po yung narinig ko lang, alagaan daw po yung anak natin. Ganun po. Sabi po nung lalaki po, yung sabi ko nga pong bago naging kami, yung po ang nauna sa akin. Okay, ganito ano, pare ko ano. Alright. Hindi ko alam kung anong pinag-usapan nila. Pero malinaw sa bilang ko, di ba, na 12 months later, kasi 2 months after nila mag-iwala, naging kayo, 2 months pa kayo nagsama bago siya nagbuntis, 9 months later nang anak, tama? O, pero po, kahit hiwalay din lang po nila nung lalaki. Sabi mo sa akin, 2 buwan na silang hiwalay nung maging kayo. Hindi po, ano rin po, August din po sila bago. O, kahit na, kahit August sila nag-iwalay, Brad, hindi magiging kanya yung bata. Di ba, o. Dahil bago mag-October siya nag-ubusang mabuntis. Kahit magbilang ka. Opo. Eh, na lang pong sa akin, Papa Jack, yung kung talaga pong ayaw na po sa akin nung kalibing partner. Okay, ganito po. Ano, ibang usapan yung ayaw sa'yo. No? Tanungin mo sa sarili mo, kagusto-gusto ka ba? Kasi kung ginaganyan mo siya palagi... Kasi lagi pa ako niyan nilalait po eh. Nilalait niya pa ako. O makipag-iwalay ka na lang, Brad, kasi magulang na yung relasyon ninyo, no? Opo. So, kuhaan mo na kung ganyan. Paano po yung mga bata po? Sustenta mo anak mo, Brad, no? Sa isang simpleng away, 2-3 away, di ba? Hindi mo dapat, ano, i-deny yung pagiging tatay mo. Ano sa patunayan mo hindi ko tatay, no? Pero dahil nag-away kayo, may nasabi kayo masakit sa bawat isa, no? Katalikuran mo yung bata, hindi naman okay yun. Sustenta mo yung bata. For example lang po, Papa Jackson, kung sakali pong hindi po ako yung ama ng bata... But hindi mo kailangan sustentuhan pag hindi ko ama. Ganon. Oh, ganon po. Oh, hindi ikaw yung tatay. Pero hanggat hindi mo napapa-DNA test, ikaw tatay. Di ba? Opo.
kasi walang there's no amount of argument na walang away ang pwede magtanggi sa iyo niyan ngayon. Away lang 'yun eh. Pwedeng sabihin ng kahit sinong o sino man yung 'di ba, yung anong mang bagay, no? Pero hindi ibig sabihin totoo. Suportahan mo anak mo eh. Pero kasi pare ko, no? Baka mamaya away lang to na nagkamuhian na lang kayo, nagkagalitan na. Mag-try mo maglambing. Kasi po... Try mong humingi ng tawad sa nasabi mo. Kasi baka mamaya, kahit ako yung mabaya sa maloob ko eh, pag ginanyan mo ko eh. Kasi sabi niya po sa akin, kahit mawala daw po ako sa buhay niya eh. Brother, parang ka namang 14 anos sensitibo ka masyado. Ang tanda mo na, Brad, 40 ka na. Anong klaseng pag-iisip yan? Yung mga ganyan pinag-asabi mo ngayon, Brad, eh, parte ng away yan eh. May mga mag-asawa nga nag-asabihan ng matay ka na eh. Si Tolitz nga, tsaka yung asawa niya nag-aaway, sinabihan siya mag-iitlog pugo ka sana. Diba to? Diba sinabihan ka mag-iitlog pugo ka sana? May mga sasabihin yung asawa mo sa'yo na minsan hindi masarap sa pakiramdam kasi nag-aaway kayo, pero bilang lalaki, Brad, hindi mo na para patulan, di ba, Tolitz? Away niyo. Brad, yung ganyan mga ano, yung ganyan mga galawan, ibalato mo na sa asawa mo yan. Yung pagbubunga nga, pag sinabi niya maging, di ba, maging tipaklong ka sana, di ba? Kahit mawala ka. Ganun na nga pong ginagawa ko, Papa Jackson eh. Ako na lang po yung umaalis. Oo. Hindi mo kailangan umalis. Maglambing ka lang. Oo. Ayusin mo. Tapos kapag nasa ano, kapag wala na talaga, tsaka ka makipag-iwalay. Ganun na nga po. Pare ko, sa relasyon na yan, uulitin ko, hindi ko yung babae. Yung kaartihan, ibalato natin sa kanila. Opo. Uulitin yung kaartihan, ibalato mo sa kanya. Huwag tayo nakipag-compete ng kaartihan. Hayaan mo silang umarte. Mapapagod din yan. Ano sinabi niya sa nag-aaway? Alam mo, pag tayo nakikipag-aaway, marami tayo nasasabihin yung masasakit. Tama, mali? Tama. O, kahit ikaw, huwag kang mag-deny sa akin. May mga bagay ka na sabing masakit. Meron po, Papa Jackson. Diba, minumura ko po siya. Oh, eh. Paano kung magtanim din siya sa mga nalab sa'yo? Di pareho lang kayo, bungol ka pala eh. At saka minsan po na pagbuhatan ko na po siya ng kamay di, po. Lalo pa yan, nag-sorry ka na ba ng maayos? Oh, kung maaalala nila yun na maaalala, tumigil ka dyan, mag-sorry ka. Ikaw pa tong... Dahil po kasi sa sobrang jealous ko po, kaya ako po nagawa po yun. Eh, di ba? Kasama na kayo ni... Maraming mga bagay ang pwede niyong pag-awayan. Opo. Alright? Opo, Papa Jackson. Nang pusa. Sige na. Mag-sorry ka doon. Lambingin mo. Bili ka ng bulaklak bukas. Cauliflower o kaya kalabasa para pwedeng ulamin. Mahal mo ba? Sagot. Mahal ko po siya, Papa Jackson. Kasi kung hindi ko po siya mahal, hindi po ako magtitiis sa kanya ng... Yan na naman. Pagtitiis na naman, hindi masarap pakinggan yun ng pag sinasabi nagtitiis ka kasi ang mga tao nagtitiis hindi nagmamahal. Eh, kasi po eh... Hindi, huwag mo sabihin yung word nagtitiis. Hindi masarap pakinggan yun. Tinanggap ko po kasi sa kanya yung kahit minsan niloko niya po ako eh. Hindi ka naman niloko, nag-away lang kahit sinabi niya sa'yo eh. Wala naman sa usapan natin, niloko ka. Saan parte? Yung hapong nagkaroon din po siya ng ibang lalaki po. Eh, jowa niya bago naging kayo, Brad, eh. Hindi po, nung kami na po, na pumatol din po siya sa ibang lalaki. Okay, kailan to? Nung year po, 2018 po. O, anong nangyari? Nahuli mo? Lagi po silang magkikita tapos Paano mo nalaman nagkikita? Pag-usapan natin. Paano mo nalaman nagkikita? Kasi po, pag umaalis po siya, umaalis din po yung lalaki po. Hindi, paano mo nalaman nagkikita? Marami po kasi siyang alibay po na... Hindi yun, Brad! Ang sabi mo nagkikita, gusto mo malaman, paano mo nalaman nagkikita? Hindi mo pwedeng hinala lang. Nagkikita ba sila o hinala mo lang? Hinala ko lang. Para kang gagoy.
Kahit sino mo ba yung pupuno sa'yo, brady? Kasi po, eh... Kapag kasi po ang babae, ano eh, hindi ko po pwede sabihin kasi sa mga part na mas ang ganitong ano po eh. Ano ba, ano ba? Yung po kasing asawa ko, pagka ano po, may napapansin po ako sa kanyang kakaiba sa pagkababae niya po. Anak ng pusa naman, bro. Kaya po, nagdudula po ako na may ibang lalaki siya. Kung alam niyo na po yung ibig kong sabihin. Pasensya ka na, brad, ha? Tubuan man ng ano yon ng toge, kung ano man. Di ba, kahit anong tumubo doon, di ba? Tubuan mo na akasya yung pare ko. Hindi yan magiging katumbas nung bintang mo na may lalaki siya. Parang ang tanga, eh. Kahit, di ba? Basta, yun lang pong ano ko po, yung... Hindi, para po, parang... Tawag nito, ang tinatanong ko ngayon, di ba? Ang tinatanong ko ngayon, Brad, anong parte nitong usapan na to ang kayang magpatunay? Di ba? Oo. Kayang magpatunay na niloko ka niya. Hindi kasi magandang nagbibintang ka yung, na... Yung po kasi yung pong pagkababae niya nga po. Brad, ay ano naman, anak ng pusa naman, Brad. Ano yan, hindi mo kailangan kuwento sa amin yan. Privado na misis mo yan, kaya pinipigilan kita eh. Ang tinatanong ko, nahuli mo ba siya? Nakita mo ba siya may kasamang iba? Wala naman po. Huwag mo nga sabihin sa kanya na may lalaki siya kung hindi mo nakita, Brad. Hindi ko po siya mahuli. Hinuhuli ko po. Hindi eh baka po naman kasi wala kang huhuliin. Ikaw ba yung addict ko siya? Nagda-drugs ka ba? Sagutin mo nga ako. Hindi po. Bakit po, parang galaw ang addict ka? Sagutin mo nga ako, kasi may duda ako sa'yo, ha? Napaka-planning mo. Hindi po ako nagda-drugs po. Eh, ba't ganyan ka? Eh, yung alam po, simula po nung may nakita akong kakaiba sa pagkababae niya. Eh, Brad! Huwag mo na ikwento, huwag mo na tuloy yan. Hindi, unethical na yan, kasi asawa mo yan. Ang sinasabi ko sa'yo, yung nakita mo ba doon, pare ko, meron bang nakapirma doon, may lalaki siya, o bintang mo lang at kinukonnect mo lang? Inaalam ko lang po, Chong. Hindi nga okay yun, Chong. Hindi mali nga yun, eh. Hindi nga okay yun, Brad. Okay po. Hindi ka ba nahihiya sa asawa mo? Nahiyan. Alam mo kung gagawin mo yung pyerno yung buhay niya, sa kakabintang sa kanya na may lalaki siya, at ipilit mo yung gusto mo para maging tama na lang yung hinala mo, kaya paghiwalay ka na lang, pare ko, kawawa lang yung babae sa'yo. Opo, ganun na lang. Diba? Hindi ka titigil hanggat hindi mo napapatunayang tama ka kahit alam mong wala ka ng pinatutunguhan. Mahiya ka naman sa kanya, uy. Opo, Papa Johnson. Mahiya ka naman. Yep. May napansin ka sa pagkababae niya, tapos may lalaki na siya. Dahil umaalis yung lalaki siya, umaalis siya. Ikuwento mo sa akin niya kung nakita mo sila magkasama. Imagine mo ang kwento mo, pumatol sa ibang lalaki, pero wala ka palang prueba. Masarap pa sa pakiramdam yon? Hindi po. O ba't mo ginagawa? Eh, dahil lang po sa sobrang duda ko, tsaka... Pare, kung kalabo mo sarili mo, walang gagamot niya maliban sa'yo. Ha? Po? Pasensya na po. Gawin na pasensya sa akin. Kung ako nahihirapan sa'yo paliwanagan ka, ano pang inaabot sa'yo ng misis mo? Ay, di lalo. Di ka ba naaawa sa kanya, Brad? Akala mo ba madali ang ano mag-alaga ng dalawang anak? Pag-uwi ng asawa mong praneng, pagbibintangan ka pa, akala mo madali? Hindi po. Eh, ba't mo ginagawa? Ba't pinapahirapan mo yung misis mo? Bakit mo pinapahirapan? Eh, kasi nga po, ano... Kahit sino ba, iaayawang ka eh. Kahit sino babae, Brad, aayawang ka.
questo un po'. Kaya sabi niya sa akin, Papa Jack, hindi siya daw, hindi daw niya ako gusto eh, tsaka... Kasi nga, Brad, yung asal mo kasi, eh kung hindi ka masarap kasama, pare ko, kahit sinong babae, aayawang ka. Hindi daw po siya satisfied sa akin, yun sabi niya. Ewan ko, Brad, ano, naghahanap ka nalang ng pwede mo ikatwiran para maging tama yung hinala mo. Eh, hindi, pag ganyan, pare ko, di ba kaysa nahihirapan ka rin, kakabintang mo, pakipaghiwalay ka nalang. Ikaw na yung lumayo. Kawawa yung babae. Hindi ako naaawa sa'yo, naaawa ko sa girl. Paano po yung bata po? Sustenta mo yung anak mo. Hindi okay mo option po na hindi. Naintindihan mo? Okay po. Ano bang... Ano bang inaalmusal mo? Iwasan mo nga yan. Ano po, minsan yung pancit canton po. Okay naman yan. Sige na, salamat sa pagtawag. Makipag-iwalay na kayo. Kawawa yung girl, ha? Okay po. Salamat. Thank you. Robert, salamat sa pagtawag. Maraming salamat po sa advice. Tawagan mo ako pag ready ka na makinig. Di ka ready makinig ngayon. Ipipilit mo lang talaga may laki yung mo. Ha? Sige po, maraming po lang. Salamat. Siguro pinsan ni ano to? Ni Kierman. May napansin ka sa katawan ng Mason, may lalaki na siya. Anak ng pusa. Ay, naku. O, tawagin niyo na ako. Dali, 8721-2429. 8721-2429. Pagreet naman, tita ko from Australia. Happy birthday, LV Francisco Kerr. Sabi ni Ann. Oo. Happy birthday to LV Francisco Kerr. Hey, happy birthday to you. Like, ah. Sub to converse, thank you very much. Oh. Ayan, nga pala binabati ko si Eileen Barner. Oo. Oo, hindi ko na siya binanagdano kasi nag-donate sa atin 'to. Oo, tapos hindi ko nabati. Oo. Nagtampo. Magkano magalit, ma'am? Sabi ko, nag-reply ako, sabi ko, do you care for a VG? Sabi niya, ano pong VG? Sorry. Video greeting po. Oo, ma'am, salamat po ha. Oo, salamat sa inyong sa inyong tawag nito pag support sa ating ginagawang project. Maraming salamat, Ma'am Eileen Barner. Thank you po. Ayan. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much to you. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Si Jeff Liberiano. Oh. Pabati naman kay Papa Marcelo Liberiano ng Father's Day. Happy Father's Day. Happy Father's Day to you. Si Donna. Oh. Pabati naman daw kay May Vasquez. Hello po. Thank you, thank you. Thank you. Hello kay Claire Bear. Si Jennifer Capestrano. Yeah, thank you po. Ayan. Pinkanlas ay nakaantabay. Magandang gabi din. Oh. Ayan. Ngayon ko lang na-realize ka mga kapala nanay ko. No? Ate July, sabi niya, dumadami na ang donors mo, ang saya. O nga eh, kasi isa ka sa mga nauna, ate, yan, di ba? Ate July, thank you po. Ayan. Pa-shoutout, ha? Oh. Again, binabati ko ni Pisansili, Rachel Lingon. Ayan yung mga lately, yung mga kapalit. Oh, anong kapalit nung ko, yung mga food giving ko? Manood lang kayo ng YouTube channel ko, yun na lang. Hindi pala kawang gawa to, may kapalit pala, manood kayo ng YouTube ko. Hindi na, may upload ako kahapon. Gusto ko mag 2 million. Diba?
Sabi ni Mingay, pwede pong tumawag, babati daw. Birthday na sila, walang bati-bari. Oy, Mingay, ha? May pala. Ano ba? Si Mingay siya, ano yun eh? Pinong may pangalan na. Ha? Tawag ka na naman, ha? Ha? Happy birthday, Nasel, or Nasel, Nasel po naman, paligayang kaarawan. Sabi ni, ano dito, ni May, ano po yan, 60 pairs. Ah, 60 pairs lang chinelas. Okay na po yan. Malayo na mararating nung ano, nung 6 na pong pares ng chinelas. Yahoo! Maraming salamat po. Again, thank you very much po sa lahat ng mga donors natin. Natutuwa ako mga pangga. Sobrang natutuwa po ako. Lumalaki na yung ating ano, food giving. Diba? Ang sarap ng pakiramdam. I'm so excited. I just can't hide it. Tararat, 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 tararat. Boom, tararat, tararat, boom, tararat, tararat. Play muna ako ng kanta, ha? Ha, 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 ha? Anong pipili natin? Kinalimutan kahit nahihirapan para sa sariling kapakanan. Uy, ganda to, ha? Tapos mag-play nga tayo ng ano, Universe na Rico Blanco tapos Bali song ng The One. Oh. Ay, sarap naman tugtugan ng Energy FM. Kami talaga yung pinakamasarap pakinggan yung stasyon ng radyo. Walang halong eklat. Oo! Yung tugtugan dito. Oo. Yung nga lang, pag nasalta na ako, pag sarap na ilipat, no? Silasing yung ano, Deji. Oo. Huwag naman, tisin nyo naman ako. Ay, tawag. 8721-2429. 8721-2429. Ito, here comes the music of Magnus Haven with their music called Imahe. Bangga, we are number 106.7 Energy FM. Bangga, huwag mo sabihin, radyo, sabihin mo. Energy FM.